Yung mega po, sir. Mega po natin. Mega po, sir. Bukan na lang, sir. Bukan na lang po. Oke, sige, tong project, magandang tanong yan, tong project. Sensor, wait lang po, inayos lang po. Sabo lang, kahabol yan pa. Kahabol sa unang UNDP. Oh, larga na po, larga na po. Shhh, magkadig, magkadig. Magandang balita. Ako po ay nag-file ng aking candidacy bilang isang senador ngunit independent. Sapagkat gusto ko pong maging susi ng aking pagiging independent ang pagkakamit natin ang pagkakaisa. Isang mahalagang sagisag po na huwag po tayong magkakaroon ng pagkakamahamahagi. Hindi po tayo magiging isang bansang malakas. Hindi po kailanman pasagana ang ating ekonomiya. Hindi po tayo makapaglilingkod ng tapat at matino kapag ka nasa gitna natin ang pagkakanya-kanya, ang pagpapasiklaban, ang pag-aagawan ng hopya, hindi po yun ang dapat nating gawin. Napaka-importante po ng papel na ginagampanan ng media para malaman po ng lahat ng ating mamamayan na iisa lamang po ang daan tungo sa tagumpay ng bansa. Yun po yung pagkakaisa. Wala pong buwang pag-aawayan dito, kagaya po ng nangyari sa amin sa House of Representatives. Napansin po ninyo, ang inilalaban po lang ay katuwiran, katarungan, pati po yung sarili nating tuntunin, ayaw na po nilang sundin. Sila pa po ang nagalit sa akin nung ipinaalala ko sa kanila na nagkakamali po kayo sapagkat hindi nyo ginaganap mismo ang ating mga tuntunin. Sino pa pong maniniwala sa atin na tayo ay makagagawa ng magagandang batas kung ang mga tuntunin po natin ay hindi po natin sinusunod? Kaya ngayon po ay napakarami po ang nananawagan sa lumalakas po yung tinig na sana po ay magkaroon ako ng pagkakataon makapaglingkod sa mas mataas na sangay ng ating pamahalaan. Ako po'y nakiusap sa ating mga kababayan at marami na po ang tumutugon. Lumalakas po yung boses na yun. Ang dami po ng mga taong sumama sa akin sa araw na ito, ganun din po yung media na dati po ay hindi ako pinapansin. Ngunit ngayon po, dahil po sa pagpunta nyo rito ngayon, kung pwede ko lang halikan kayong lahat, gagawin ko po. Maraming salamat po. Sir, ano yung prioridad nating maipasang batas sa oras na makaupo po kayo sa Senado? Yun pong palagi kong minimiti ay kailangan maibaba po natin ang presyo ng kuryente. Matagal na panahon ko pong ginawa ito, ngunit sa napakaraming mga kalaban po sa House of Representatives, yung 10 panukalang batas ko po na meron pang matching na 12 resolusyon tungkol po sa pagbababa ng kuryente ay hindi po natupad sa dami po ng mga kalaban. Napakarami po ng mga kalaban doon. Ang interes po ng maraming mga oligarko ay nandoon po. Kung minsan po pati yung mga kasama ko ay ayaw na po nila akong tulungan sapagkat ang tinitingnan nila ay sarili din po nilang interes. Gagaya po nung nangyari itong huling araw lang. Ang sabi ko, huwag po ninyong papapasukin ang Davao Light diyan sa lugar ng Nordeco. Huwag din po ninyong aalisin ang management contract ng Samselco. Mamamatay po yung electric cooperative na yan. Magbubunga po yan ng pagtaas na naman ng kuryente. Alam po yung ginawa nila. Tinanggal po nila ako sa komite para hindi ko na po maipagpatuloy yun. Naisip po nga po, palagay ko, pag nasa Senado ako, hindi naman mangyayari ang bagay na ito. So dito ko po gagawin. Kung
tayo po ipapalarin, dito ko po gagawin ang lahat ng ito. Pati po yung tubig, nakikita po rin nyo. Sa mga probinsya po, yung mga joint venture na ginawa po sa pagitan po ng private companies at saka po yung tinatawag na water districts. Imbes na po maging matino at maging epesyente ang pagsisilbi ng tubig at bumabasa na ang presyo ng tubig, kabaliktaran na po ang nangyayari. Ang dami pong nagre-reklamo. Ang ating pong education, napabayaan po. Ang ating agriculture, napabayaan po. Ano ang gagawin natin? Hindi po bumagawa ang lahat. Ngunit magsisilbi po tayo ng mabuting halimbawa kung ako, kung ako po'y magkakapalad na ako po'y ma-elect na isa sa miyembro ng ating susunod na Senado. Sir, stand po sa dynasty. Ano po stand niyo sa dynasty? Hindi ka talaga na-atras, no? Hindi kayo nung nangyari 2022 na matras ka. Ano lang asuras mo sa mga taga-support mo? Itong pagtakbo ko ngayon ay talagang wala nang atrasan. Kahit ano pang sabihin nila, kahit na yung survey nila, ilagay nila ako sa pinakahuli, walang atrasan ito. Sapagkat hindi naman ako naniniwala sa mga survey na yan na bayaran. Sir, may tiwala po ba kayo sa eleksyon? Kasi nung una, kine-question natin yung Meru, ano, sir? Meron po. Nakita ko po yung PAGASA. Nakausap ko po yung pinakamataas na opisyal ng ating COMELEC. At mula sa kanya, nakita ko po yung kanyang katapatan nung kami po ay magpulong. At ako po ay naniniwala na kailangan po natin silang bigyan ng pagtitiwala. Kailangan po kasing makapagdaos tayo ng isang malinis, makatotohanan at kapitapitagan at mapapanaligan na eleksyon. Ito lamang po ang paraan ng demokrasyang nalalaman natin para yung pong boto ninyo, yung kapangyarihan ninyo ay manaig. Hindi po mabuti na yung boto ninyo na pinagsama-samang boto ay mababaliwala. Ngayong araw na ito, magmula po noong October 1, napansin ninyo, ang dami pong tao ang pumunta rito para mag-file ng kanilang COC. Sana po maintindihan ninyo ang kahalagahan nung pagpapile ng COC. Ang dami pong mga tao ngayon, ngayon lang, nakita po natin ang makasabay ko na nag-file ng COC. Ang ibig pong sabihin niya, nagtatangka na naman sila at sila'y nag-uumpisa na pumirma ng kasunduan sa inyo sapagkat sila ay maglilingkod sa inyo. Ngunit yung kontrata na yon, sagrado po yun. Hindi po makukumpleto yung kasunduan na yan, yung kontrata, kapag yung boto hindi po nyo ibinigay. Kailangan po manatili sa inyo. Tingnan po ninyo sa mga mata yung mga kandidato kung yung kontrata na kanilang gustong ipapirma sa inyo sa pamamagitan ng boto ay gagawin nila. Tingnan po ninyo sa mga mata, marami na po kasing pagkakataon, marami ng tao ang pumunta sa inyo. Paulit-ulit, ngunit yung kontrata ay hindi tinupad. Hanggang ngayon, marami pa tayong problema. Yun po ang kahalagahan ng pag-file ng COC. Kontrata nila sa taong bayan, kailangan po nilang panagutan. Okay na. Salamat! Thank you, sir. Sa dynasty natin. Dynasty po. Ano pong stand nyo sa dynasty? Alam po ninyo, nung 14th Congress pa yon, matagal na yon. Isa po ako sa nag-file sa batas na dapat kontrahin natin yung dynasty. Nakakalungkot pong ibalita sa inyo. 14th Congress pa po yon. 19th Congress na po ngayon. Hindi man lang po na-refer sa committee. Wala pong kagustuhan ang mga kasama ko na magpasa tayo ng batas. Ang sabi nila sa akin, ikaw naman, Kong Dante, gagawa ka pa ba ng batas na laban sa atin? Eh tayo mismo, interest natin ang nilalabanan mo. Hindi ka ako, hindi ganun nasalig ang batas. Sabi nasalig ang batas, bigyan po natin ang pagkakataon ng lahat ng Pilipino na makapagsilbi sa ating bansa. Wala po tayong monopolyo. Hindi po pwede ang isang pamilya, tatlo ang senador, dalawang senador, mag-ina, magkapatid. Hindi po dapat mangyari yun. Ngunit, may kasalanan po kasi ang taong bayan.
Kaya ang sabi ko po sa inyo, baka tingnan po ninyo yung kontrata, tanungin nyo po sila, lalong-lalo na po yung maraming beses nang pumunta sa inyo para ipapirma sa inyo yung kontrata. Yung boto po ninyo ay yun po yung signature nyo sa kontrata. Bago po kayo pumirma, tandaan po ninyo, tingnan po nyo sila sa mga mata. Tanungin nyo, pangatlo mo nang punta sa akin, pang-apat na, itong kontrata ba'y pinanagutan mo? Tingnan po ninyo at pakinggan po ninyo kung anong sagot nila. Bahala na po kayo kung pipirma pa kayo ng kontrata. Dapat po pumirma kayo ng kontrata sa bago na lang. Sa bago, baka sakaling magkaroon po kayo ng pagkakataon, mag-iba. Mag-iba ang buhay natin. Alright. Sir, kapag po ba kayo sa hair follicle test sa mga tatakbo po? Ano ba? Kapag po kayo sa hair follicle test sa mga tatakbo? Kung kinakailangan po para panagutan nila yung katwiran na lahat po ay hindi nagdodroga, hindi lang hair follicle siguro, pati kuko siguro. Kung kinakailangan po, kailangan kasi ipakita nila na hindi lamang sapat ang kanilang kakayahan, pati po yung karangalan, pati po yung dignidad na angkop sa kanilang posisyon, na kanilang gustong ibigay sa kanya at kapangyarihan, dapat po ay panatilihin po yung pagtitiwala sa kanila. Attorney, may tanong lang ako dito. Attorney, ano masasabi niyo po sa pagtitlara ni PRRB na hindi na daw tutuloy sa pagpamayor sa Davao? Anong masasabi ko? Siguro tanungin natin si PRRT sa alam natin siya. Hintayin natin siya. Maraming salamat. Hintayin natin. Ayan na. Masasabi niyo sa ano sabi? Ano sabi ni Mayor Baste? Hintayin natin. Hintayin natin. Hintayin natin. Hintayin natin. Ayan na. Surprise guys. Number